Monster Gold Stolen is really on the side of Blacklist International. At gaya na sinabi natin, we have been talking a lot about Edward on that game. Gagawa nilang i-focus lahat ng skills nila onto that single member na masi-single out niya. Pero hindi pa naman nata nila matatapos to dahil 12 seconds na lamang kay Wise. Maliban na lamang. Pero real world manipulation si Sitsui ay delikado na! Nandoon si Edward sa likod. Tumasa sa baba pero dito na naman sa baba. Nagkontakto yung mahuli. Oh, medyo na pala sa kay Wild Charge onto the main member of Blacklist International. At ngayon, makakadouble kill si Edward sa kabila. Pero si Ryota yung nagwawala rin naman dito sa baba. At halak na! Winit si Yue doon sa kabila. At palaudlo o tatlo ang Ryota. Pero mukhang babagsak na rin siya. Apat na miyembro sa side ng Onyx Philippines ang mawawala at may wave doon sa may bandang gitna. Hihinga para dito sa side ng Onyx, pero for Blacklist International, meron silang minion wave. Tatlo silang mga players dito. Pwede nilang diretsuhin din, pero may dead defense sana for Onyx in 3 seconds. Nako, nabubuhay na nga dito sina Super Friends at si Nets. At si Keke na talagang tamang delay lang doon sa mga minions na pwedeng pumasok galing sa side ng Blacklist International. Lumilipad na nga si Super Friends dito, pati si Nets nang gigigil na rin yatang lumaban. Pero talagang madedepensahan pa nila yon at that moment. 10 seconds. At Onyx Philippines ang mukhang mas may kailangan ito para tapusin. Pero Blacklist International, they almost ended the game kanina doon. Oo, kung nga nandun lang din si Owl or nabuhay din si Owl noong moment na yun, most likely ay natapos nila. Pero ngayon for Blacklist International, iba ang kanilang movement. So take note of the positioning of Kegadut Nets and Super Prince. So kailangan mahanap to at kakaiba na rin ang positioning for Owl. So mukhang i-go na ng Blacklist International yung Lord kompleto lahat ng mga ultimates except for Edward. Ginamit na nga doon ni Edward yung kanyang ultimate at ngayon yung Lord medyo naghihingalo na on HP, pero talagang yung dalawang teams natin hindi basta-basta tina-target as long as hindi pa nila alam kung nasan yung mga kalaban nila. Sobrang low na ng HP ng Lord, pero si Venus ang nahanap po ng final stash. Real world manipulation ni Angel Nets. Ito mo naman yung damage yung Nets. Naku, nandun na rin yung Numinous Blast, pero makakancel yata. Kaya naman ngayon, yung Lord nagpapatuloy pa. Hindi na mara-reset yung Blast. Oh my God, Sensui. Patuloy muna yung laban. Pagkala tala, mara-reset na yung Lord, pero si Ryota medyo alanganin yata. Magagamit yung final stash, pero doon sa kabila si Edward. May mauhuli rin naman. Owl will be taking a kill on to Ryota and Sensui. Kaya naman sabi ng Onyx Philippines ngayon, disengage na muna. Agent Zero finds the backline. At grabe ang pinakita ni Edward on that play. Hindi nga natin namalaya na nasa likod na pala si Edward. Oo, nagulat tayo lahat. Tatong players ang Zero Zone. At actually ni Edward, itong moment na yun, nakakuha pa siya ng kill. At dahil dyan, makakakuha ang Blacklist International ng Lord. At meron magkakaroon ng gold sting na 3.5k gold lead. And Edward, yung sinabi nating bata na kanina ba nakawala, hindi mapigilan ng mga players ng Onyx. Again, walang pang hold for a joy. And ito na yung moments kung saan napaka-importante ng immortality. But the players may immortality. Talagang nilalaban. Dalawang ultimates talaga sa ating mga mid laners. Ginamit na nga rito. Pero ngayon, ang kinakailangan dumepensa talaga ay Onyx Philippines. Pero sabi ng Blacklist International, hindi po pwedeng dedepensa. Adyo pa! Talaga namang dadalin namin ito sa game number 3! At nakaganti na nga ang Blacklist International. Pareha sa kanilang unang pagkikita ay makakakita din tayo ng game number 3. At meron na lamang isang chance ang Onyx Philippines para baguhin ang nangyari sa nakaraan. Blacklist International delivers us to game 3. Kakaibang performance na naman. Okay, alright, now balikan natin si Edward naman. Kasi Edward, game number 2, sobrang wow yung ginawa mo. Talagang binalikan mo lahat ng mga, you tried to get all the players in a group retreat at dahil doon, nakakuha kayo ng opening to turn the game around. Tell us what happened there kasi parang nanggigil ka doon. And kalinong call yun? Sorry, ano po? Ganun po kasi yung ano eh, yung discarte ng XP kapag ano, mangsuzone ng kalaban eh. So ayun, ginawa ko lang po yung trabaho ko, mangsuzone ng ano, kalaban.